Si Pacquiao, mga kababayan, is facing a disqualification case. Kasi di ba, habang nasa kulungan siya, nag-file pa rin ng kanyang certificate of candidacy, tumatakbong senador. Nananadya. Ngayon, sabi dito sa balita po, yung ginamit na partido po ni Pacquiao sa pagtakbo niya po, di man siya otorisado. Misrepresentation. Asa pa kayo? Ayan po, kibuloy to face disqualification case on his Senate bid. Ginamit kasi po ni Kibulo yung partido ng yung Workers and Peasants Party, WPP. Hindi man siya otorisado. Kaya misrepresentation. Isa na po si Kibuloy na misrepresent. Yan ay yung kinatandaan niya, mga kababayan. Yung ating Panginoong Hesukristo mismo, mga kababayan, misrepresent niya. Inappoint ni Kibuloy yung sarili niya bilang son of God, appointed son of God. Pinalitan, mga kababayan. That is the first misrepresentation and the most serious misrepresentation, mga kababayan, ni Kibuloy. That will cost his damnation of his soul. Diba? Inagawa ng papel yung ating Panginoong Hesukristo mismo. Siya na yung tagapagligtas ng ating kaluluwa. Yun ang pinakang matinding misrepresentation ni Kibuloy. Tapos sumunod na misrepresentation ni Kibuloy, sabi niya, siya na daw ang may-ari ng universe. Siya ang may-ari ng buong mundo at ng universe. Iwan ko kung saan kumuha ng titulo ng mundo. Buong kalupaan ng mundo, pati yung universe, yung mga bituin, yung araw at buwan, yung mga asteroids. Naging pag-aari na, mga kababayan, ni Kibuloy. Tapos, nag-file ng kandidatura, tumakbo para senador. Ito yung pangatlong misrepresentation. Sabi ni Kibuloy, mga kababayan, sabi dito sa balita, hindi disqualify siya. Gusto siyang ipa-disqualify sa kanyang pagtakbo pagka-senador for misrepresentation. Sabi dito sa report ng Inquirer, Kibuloy to face disqualification case on his Senate bid. Detained Pastor Apollo Kibuloy, senatorial bid will be challenged by another aspirant over an alleged misrepresentation of his political party. Hindi na po tayo nagtataka kasi gawain talaga ito ni Pacquiao. The contention stems from Kibuloy's certificate of candidacy showing he is running under the Workers and Peasants Party o WPP. Ayan po. Sabi rito, the Commission on Elections, COMELEC, earlier bid that there are two WPP wings. One led by Sonny Matula and the other, sabi rito, with Mark Tolentino on its helm. Nag-file po ng Certificate of Candidacy kasi nakakulong si Pacquiao, yung kanyang abogado na si Attorney Tolentino. Pag ganyan po, sabit, pati si Tolentino. So sabi po ni Matula, hindi man niya namin alam, we are unaware of Kibuloy's senatorial bid under the WPP while Tolentino is backing the Kingdom of Jesus Christ founders run. Siyempre, binabayaran yung abogado. siya pa nga yung nagpaabot ng statement. During the filing, siya yung humarap, mga kababayan, sa media. So sabi rito, Matula also announced that the WPP niya, wing under him
would file a petition on Wednesday, bukas po, to cancel the certificate of nomination in acceptance or CUNA ng partido po na ginamit ni Kiboloy. Naganda na niya kami to file a petition for cancellation of CUNA with a prayer for disqualification ng kanyang senatorial candidacy for material misrepresentation, sabi po ni Matula. Pero sabi po dito, ng COMELEC, una na nagsabi yung COMELEC na si Kiboloy po pwede pa rin tumakbo as independent candidate even after the cancellation of his party's CUNA. Pero sabi po ng kanyang abogado, we maintain niya na walang material misrepresentation on Kiboloy's part. What material representation anyang sinasabi nila? Baka mapaya siya sa pinagsasabi niya, sabi po ni Tolentino. Patakbuhin lang natin si Kiboloy. Anyway, under the rules, hindi pa man siya convicted, under trial yung kanyang kaso, pwede pa man siyang tumakbo. Nasa sa atin na lang po, mga kababayan. Sigurado man lang natalo. Based nga sa survey, mga kababayan, karamihan sa mga pro-Duterte candidates, pro-China, hindi na po pumapasok sa ano, sa Magic 12. Damay nga po si Amy Marcos. Si Bato, number 70 na po, mga kababayan. Si Amy Marcos ang masaklap. Nasa pang-18 na lang po. Yun ang latest na result ng survey ng UCTA. O ngayon, dito tayo sa Quad Committee po na nag-imbestiga sa mga kinasangkutan ni dating Pangulong Digong na kung saan nilaglag na po ni Colonel Royina Garma si Digong kasama si Bato pati si Bongo. Ngayon, sabi ni Congressman Ace Barber sa kaning Congressman Abante kay Garma, itudo mo na niya. Ibig sabihin, mga kababayan, ni Congressman Barber at sa kani Abante, kasi tingin nila this is just the tip of the iceberg. Ang dami pang dapat na isiwalat po si Garma sa Quadcom. Sabihin mo na niya lahat. Tama, sabi nga po, mga kababayan, nabasa ka na, maligo ka ng tuluyan. Tama? At sa kaalangan man, mga kababayan, sila lang ni Colonel Leonardo po ang mananagot sa batas. Lalo pa ngayon, mga kababayan, inihahanda na, may case build up na po laban sa kanila, lalo na po kay Leonardo. Sabi po ni Secretary Rimolya ng DILG, si John Bick, wala niyang special treatment sa mga pulis na involved sa war on drugs. Ayan po, Rimolya, no special treatment for cops involved in drug war killings. Ito pa, Palace Box filing of admin criminal charges versus Leonardo. So, alangan man, kayo yung mapipin down. Sumunod lang naman kayo sa utos. Ang mga principal dito, lumalabas, mismong si Digong, saka yung kanyang chief implementer ng tukang-tukang, si Bato. Then, sabit, pati po si Bongo. Kailangan man sila lang ang managot. Tapos, yung nag-auto sa kanila, makakalibre. O, di ba? Unfair. Dapat damay-damay na. Di ba? Eh, sabi dito sa balita, Malacanang said it supports the possible filing of criminal and administrative charges against former National Police Commission head Edilberto Leonardo, who resigned from his post last week following his implication in 2 high-profile murder cases. So sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the executive branch niya will leave it up to the Department of Justice at saka sa Office of the Ombudsman to determine the next steps based on the evidence against Leonardo. Meanwhile, si Colonel Royina Garma, alam na ninyo kung ano yung sinabi niya, direkta na pong isinabit si Bato, pati si Bongo. So sabi ni Garma,
sa Quadcom that a task force led by Leonardo in Davao City was at the center of the Duterte administration's reward-driven war on drugs. Sabi po ni Garma that the bloody anti-drug campaign was carried out under Duterte's orders. So, in-implicate na po direkta ni Garma si Digong. Siya niya yung nag-utos. And that is a public knowledge naman po na yung utos talaga galing kay Digong with his trusted aide, now Senator Christopher Bongo and Leonardo playing key roles in its implementation. Ayan po mga kababayan yung organizational chart. Ano, malinaw po na yung utos galing kay Digong, through Bongo tapos kay Bato. So talagang nagkalaglaga na. Ayan po, sabi dito sa report ng Impact Leadership, CIDG Davao served as hub for Duterte's reward-driven drug war, sabi ni Garma. So sa affidavit po ni Garma, sabi rito, yung team ni Leonardo, which included former police officers Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and intelligence officer Lester Birgano, executed operations based on intelligence and received rewards based solely on killings. Cash rewards range from 20,000 pesos per head up to 1 million. Depending anya kung sino yung target. Garma also revealed that Peter Parongo, a former detainee, managed the task force financial transactions, funneling funds for case operations, and agent rewards through his bank accounts. So the testimony linked the task force operations to intelligence from the Bureau of Correction, with the drug lords like Peter Lim allegedly controlled branches of the drug trade across Luzon, Visayas, and Mindanao. Garma highlighted that all killings were reported to go. Ngayon, hugas kamay si Bongo. Wala daw siyang alam. While Leonardo had full authority anya over the list of drug personalities targeted by the task force. So, inianda na po, mga kababayan, yung mga kaso, may case build up na po na ipinag-utos para dito sa mga taong involved. Kaya yung warning po ni bagong DILG Secretary John B. Crimolla, there will be no sacred cows. Lahat anyang mga police officers na involved dito sa extrajudicial killings during the Duterte administration will face the full consequences of the law. So alangan man kayo lang yung mananagot sa batas, ilaglag na po ninyo lahat. So sabi rito, there are no sacred cows in this institution, and in this investigation, anyone who is found guilty will be treated like any other person and treated as such, sabi po ni Rimolla. So sabi po ni Rimolla, may initial work na sila na ginagawa, pero hintayin pa rin nila yung result ng investigation ng Congress ng Quadcom. At yung Quadcom naman po, ready na i-turn over yung result ng kanilang investigation sa mga concerned agencies ng ating gobyerno, tulad ng NBI, ng PNP, at saka ng DOJ. O ngayon, sa latest pala po na balita ngayon, kinonfirm ng Bureau of Immigration na si Myla Roque, yung asawa po ni Attorney Harry Roque, nakalabas na talaga ng bansa. Ayan po, Harry Roque's wife now out of Philippines, sabi po ng Bureau of Immigration. Nagsipagtakbuhan na po. So, mga puganti na sila, mga kababayan. Puganti ng Kongreso. Anyway, yan po yung kanilang piniling buhay. That is their choice. Pinili nila yung magulong buhay. Yan lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.